Alam mo, Vice, may mga nagsasabing kaibigan sa akin na si Direk Wen daw ay sumabay, mamaalam, eh kasalukuyang ginaganap ang Oscars, tama ba? Academy Awards, and then leap year daw ang 2016. Somebody said, it's very Wen. Your thoughts? Very Wen talaga. Habang may nagaganap na malaking eksena sa Hollywood, gusto niya may pasabog din siya sa Pilipinas. Ganun siya eh. Gusto niya pasabog, gusto niya big scene, gusto niya eksena, gusto niya unkabogable, yung ganun. Gusto niya leap year, para siya nga lang naman daw yung director na ganun. So siya lang natatangi, ang babang luksa after 4 years. So, after 4 years, saka pala kami bababang luksa. Second death anniversary niya. Pala gusto niya yung ganun. Gusto niya kakaiba siya. Papampam nga yan, niloloko ko lang. Papampam ka. Gusto mo. Pansin na pansin siya lagi. Nung isang araw nga, when we first announced that he passed on, sabi ko, hindi natin alam kung paano ba ang treatment nito. Kasi knowing when, ayaw niya nang iyakan, ayaw niya nang malungkot. You know, the few times that I had interviews with Wen, napakagaan, napakamasayahing tao. Halimbawa, Vice, ito hypothetical, nariyan lamang yan, nagmamasid. You know him best, no? Palagay mo, ano yung reaction niyo sa lahat na, reaction niya sa lahat ng tribute, sa lahat ng ginagawang ito para sa kanya? Una, masaya siya na nakikita niya yung mga kaibigan niya, present lagi. Kasi ganun siya, pag New Year, may papiging siya, lahat nandoon. Pag birthday niya, may papiging na malaki, lahat nandoon. Text Brigade, na pag hindi ka pumunta, isusumpa ka niya. Kasi gusto niya lahat magkakasama, pisan-pisan. Itong ganitong panahon na magkakasama, lahat, nakikita niya lahat ng taong gusto niyang makita. Masaya siya sa ganyan. At saka ang language of love ni Direk Wen, iba, no? Mm-hmm. What is the word that you would use? Okray? Oo, bibisitin ka niya, okraying ka niya. Yan ang pagpapakita niya ng pagmamahal. Oo. Kasi pag hindi ka niya gusto, hindi ka niya kakausapin. Wala kang makukuha kahit ano sa kanya. Wala kang makukuha kung masakit o papuri. Wala, as in wala, nothing. Pero pag pinansin ka niya, tapos inokray ka niya, nakipagharutan siya sa'yo, ay gustong-gusto ka niya talaga. Vice, bilang kaibigan, ano yung fondest memory mo kay Direk Wen? Madami. Yung isang pinakanatatangi, wala ako eh. Kasi lahat yung magkasama parang kami. Parang ang dami-dami, no? Malaki. Big scene nga kami lagi. Lagi kaming masaya, maingay. Big scene sa tunay na buhay. Oo, masaya, maingay, makulit. Ang pinaka... So far talaga, ang pag nagkakwentuhan kami, ang nakakwento kong ngayon, yung huling birthday celebration niya, na kami ni Direk Andoy, nilalait namin yung cake. Pagpasa pa lang sabi ni Direk Andoy, sinong nagpagawa ng cake? Sabi ko, ay wala akong kinalaman dyan. Sabi ko, bakit? Ang pangit nung mukha dun sa cake, ang pangit nung sirena. Kasi sirena yung ano, tapos si Wen, si Direk Wen yung sirena. Pagtingin ko, totoo ba? Ay, ang pangit nga. Ang pangit ng sirena. Tapos sabi ni Andoy, halaka, ang pangit ang tsaka nung cake. Sabi ko, oo nga. Tapos tawa lang kami ng tawa. Tapos nung pinagsalita na kami ni Direk Wen, nung birthday niya, kasi isa-isa kami nagsalita, natabig ni Direk Andoy. Tapos nung natabig, nabasag yung sirena, nalaglag talaga sa sahig. Tapos sabi ko, ay nako, sinadya ni Direk Andoy, talagang binasag niya kasi ang pangit nung cake mo, pinagtatawanan namin yung cake niya lagi. Tapos galit na galit siya, sino ba kasi nagpagawa niya cake niya? Huwag na tayong kukuha ng cake dyan lagi, ganyan-ganyan. Kasi gusto niya lagi siyang sirena, siya yung maganda, yung ganyan. Kaya lagi na yung ino-cry. Tapos nung huling movie namin, yung Beauty and the Beastie, nung nag-shoot kami nung chase scene, yung sa parking, tapos nagdedirect-direct siya. O, Romel, dito ka, dito camera mo. Elmer, dito ka camera mo. Eh, bagot na ako kasi madaling araw na. Nilaloko ko siya, ginagaya ko yung lakad niya. Tapos nahuli niya ako sa Anino. Nahuli niya ako sa Anino kasi piki siya. Okay. Piki siya, tapos maarte siya maglakad. Kung may kemot, ganyan siya maglakad. O, Romel, dito ka. Tapos ikaw, Elmer, dito ka. Tapos ako, gumaganon-ganon din ako. Tapos nakita niya sa Anino, bakla ka, huling-huli kita, hindi magsisinungaling Anino ko. Tapos sabi ko, hindi ako yon, dalawa lang tayo. Sabi ko, ay, may Anino ka, may sungay. Sabi ko, ganun sa kanya. Lagi lang kami nag-o-cry na dalawa.